Ang ating pag-aaralan, kaibigan, ngayon, God's washing machine. God's washing machine. Alam niyo, kaibigan, may isang kwento. Ang kwento nito, kaibigan, isang devout Christian o isang deboto na Kristiyano, tinanong siya ng kaniyang kaibigan na fisherman. Yung tinanong siya, sabi niya, ano ba ang siyang nagpapatuloy sa iyo sa iglesia? Bakit ka Sabado, bawat Sabado pumupunta ka sa iglesia? Pareho namang sermon ang napakinggan mo? Pareho mga tao ang makikita mo? Pareho naman yung mga awit na inaawit nyo? Bakit ka ba patuloy na sumasamba, nagsisimba bawat Sabado? Tinanong niya kaibigan, sabi niya, sinagot niya yung taong yun, sabi niya, kung ikaw ba ay manging isda, di ba pumupunta ka rin sa parehong tubig? Parehong lugar, doon ka pa rin nanging isda, linggo-linggo, doon ka pa rin pumupunta? So napag-isip-isip ng kanyang kaibigan, sabi niya, oo nga no, para nga, sira, hindi, mali ka. Alam mo, yung tubig na binalikan mo, hindi na yun yung tubig na nandun yung dati mong nilagyan ng bingwit. Kasi nga, dumadalo yung tubig, tama? Ganun din ang iglesia. Sabado, bawat Sabado, hindi paulit-ulit na experience ang iyong maranasan. Bawat Sabado, bawat Linggo, different experience ang iyong maranasan. At ganito ang saya, kaibigan, bawat Sabado. Amen? Kayo ba ay masaya bawat Sabado, kaibigan? Yes, sa mga awitin nating inaawit, napakasarap. Napakinggan ang mga pangako ng Panginoon. Kaya kaibigan, ating pag-aaral ngayon, ang mga tanong na ito, mahalaga ba ang papasok sa simbahan kada Sanlinggo? Talaga bang kailangan nating pumunta sa araw ng Sabado sa simbahan? Gaano karaming beses ba tayo papasok sa simbahan? At mga tanong kaibigan na ano ang ating sadya sa pagpasok sa simbahan? Dahil nandun yung girlfriend ko? Dahil nandun siguro si si crush? Or mahalaga ba sa Diyos kung anong iglesia ang aking papasukan? Talaga bang mahalaga ito, kaibigan? At atin itong simulan, kaibigan, sa tanong na ito. Gaano karaming beses ba tayo papasok sa simbahan? Ganong beses ba? Dahil kaibigan, ating tingnan si Jesus kung ilang beses ba siya o gaano beses ba siya pumapasok sa simbahan. Luke chapter 4 verse 16, ito ang sabi. At siya ay, ano kaibigan? Napasa Nazareth na kaniyang nilakhan. At ayon sa kaniyang kaugalian. Ano ba ibig sabihin ng ayon sa kaniyang kaugalian? Ito ang kaniyang nakasanayan or naging lifestyle ng Panginoong Jesus. At siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Saan siya pumasok? Sa sinagoga. Yan ay church. Tama? Yan ay iglesia. At nagtindig upang bumasa. So dito na nakikita, kaibigan, si Jesus mismo, bawat Sabado, saan siya pumupunta? Sa church. Sa church siya pumupunta, kaibigan, every Sabat. Well, siguro maisip mo, hindi ko gusto yung church. Napakarami mga hipokrito sa church. Nakikita ko yung mga mali ng mga elder siguro, naku, hindi ko gustong pumasok sa church. Kaibigan, may tanong ko lang, sa panahon ba ni Jesus, may mga hipokrito din? Well, there's a lot of them sa panahon ni Jesus. Napakarami hipokrito sa panahon ni Jesus, kaibigan. May Judas pa nga. Tama? Yung Judas pa nga na bumubulsa sa lahat ng mga pera na binibigay sa kay Jesus. Alam mo, tresurero si Judas. At hindi natin alam na si Judas, dahil alam niya eh, masarap sa kanya yung pera eh. Siguro binubulsan yung ibang pera. May korupsyon sa church. Ngayon kaibigan, saan pumasok si Jesus? Sa church pa rin. Nakikita ba ito ni Jesus? Yes. Nakikita niya ba yung mga hipokrito doon? Yes. Pero lumabas ba si Jesus? No. Nandun pa rin si Jesus, kaibigan. So kung ating titignan si Jesus, kaibigan, nakikita niya itong mga hipokrito, napakaraming mga mali sa church, napakaraming mga iba't ibang ugali sa church. Ang pinakamay malaking rason, kaibigan, na mag-home church ay si Jesus. Kita niyo po? Siya po ang may pinakamagandang rason na mag-home church ako dahil nakikita ko yung church na sirang-sira. Siguro, may isip niyo, kaibigan, na ang church ay isang iglesia na puno ng kamalian. Pero atin mapag-aralan ngayon, kaibigan, kung ano ba talaga ang purpose ng church? Every Sabat, pumupunta si Jesus sa iglesia.
Pero puno ng mapapagimbabaw o hipokrito ang iglesia. Yes, napakarami kaibigan ng mga hipokrito ngayon. Pero pumunta ba si Jesus pa rin sa church? Yes, pumunta pa rin siya sa church. Luke 4 verse 16, sabi po siya kaibigan, kinaugalian ni Jesus na pumasok sa iglesia. Kaibigan, siguro may karanasan kayong ganito na ayaw mo nang pumunta sa church dahil nandun si elder. Ayaw ko nang pumunta sa church dahil parati naman siya nasa harap eh. Hindi ko gusto makita yung pagmumukha niya. Ako ni kaibigan, ito yung reason bakit nag-backslide ang aking tatay. Yung tatay ko actually, sabi niya, Eve, ayaw ko na magsamba. Well, hindi na siya nagsamba bago pa ako na ipanganak. Backslider yung tatay ko for 30 years. Tsaka nakita ko lang yung rason kung bakit, dahil nga natisod siya sa isang kapatiran. At yung kapatiran niya, kaibigan, ay elder ng church. At parating nandun, hanggang ngayon, elder pa rin doon sa church namin eh. Pero ang nangyari, kaibigan, patuloy ngang nandun sa harap yung elder, kaya hindi siguro na pigilan o na kaya ni tatay na tingnan ito na parang hipokrito tong taong to. Nandyan parati sa pulpito pero ang ugali, wala naman. So nag-backslide yung tatay ko for 30 years. By God's grace, kaibigan, to make the long story short, siya po ay naliwanagan at nagbalik sa iglesia. Ngunit iba na yung motibo niya ngayon. Sabi niya, kahit nandyan yan siya, si Jesus ang aking titingnan. Amen? Hindi yung tinik. Pero sabi niya minsan, pero masakit yung tinik eh. Pag sasaktan ka ng tinik, talagang kikirot yun. Yun sabi niya, oo nga, masakit niya talaga yung tinik, pero papagalingin ka naman ni Jesus. Yun yung maganda kaibigan. So, ganito ang sitwasyon din ni Jesus sa kanyang panahon. Sinaktan ba si Jesus? Yes, kaibigan. Babatuhin pa nga sana siya. May bumabato ba sa inyo ngayon? Wala naman. Praise the Lord. Kahit wala pa kaibigan. Tayo ba ay sinasabihan ng masama sa ating kapwa siguro? Ayun kaibigan, yung mga hipokritong ito, sila yung mga taong patuloy na tinitingnan ang mali ng iba. Malinaw sa Biblia kaibigan, si Jesus ay hindi hipokrito. Kung kanyang bigyan ng rebuke ang hipokrito, yung kanyang voice or kanyang boses pa kaibigan ay parang umiiyak. Mababasa niyo po yan sa Step to Christ kaibigan, na sa kanyang panahon na kanyang i-rebuke ang mga hipokrito, parang iiyak pa siya para maintindihan ang mga hipokrito nito. Dahil alam na mga hipokrito, alam ni Jesus na ang hipokrito kaibigan ay puno ng makasariling motibo. Alam niyo yon. At kaibigan, tanong, hindi ba pwede manatili na lang ako sa bahay at doon magsamba? Kasi parati kong nakikita dyan eh. Doon na lang ako sa bahay na lang para magsamba. Actually, kaibigan, ngayon po ating titinan na isa sa mga reason sa Leviticus 23 verse 3, kaibigan, dito po natin mabanggit na ito ay holy convocation. Ang ating pagpunta sa church ay isang holy convocation, isang banal na pagtitipon. Kung nandun ka sa bahay, kaibigan, sinong kasama mo? Siguro nandun yung TV mo. At kung nandun ka sa bahay, kaibigan, at nandun yung TV mo, cellphone, laptop, or kahit ano, would you think hindi ka matukso, kaibigan? Basically, may probability, right? Talagang hindi ka lalago doon sa iglesia. So ito, kaibigan, sa araw ng Sabat ay isang araw ng pagpupulong. Pwede lang bang sa bahay na lang ako at doon magsamba? Kaibigan, si Jesus hindi nag-home church. Si Jesus ay pumunta sa bahay-sambahan at doon siya nagsamba. Siya ay tumindig at nagbasa, kaibigan. Posible ba na ganun din ang ating gagawin sa panahon natin ngayon? Yes. Ganun din ang ating gagawin, kaibigan, sa panahon natin ngayon. Ang tanong, kaibigan, kung itong holy convocation na ito, pupunta si Jesus sa iglesia. Sino ang ating modelo? Si Jesus, right? At nung pagpunta ni Jesus sa iglesia, kaibigan, ini-imagine ko lang na siguro pagpunta ni Jesus doon, divine worship na nakapunta si Jesus. Dahil divine worship lang siyang pumupunta sa church. Divine worship lang ba pumupunta si Jesus sa church? Or kahit Sabbath school? Nandun na kaya sa Sabbath school, kaibigan? What do you think? Natanong na natin to, parang
ma-digest natin yung mensahe. Posible ba na kahit Sabbath school, nandun na si Jesus? Yes, of course. Siguro siya yung, siya nga, nagtinding nga siya eh, nagbasa. Lesson study siguro yon. Tama po ba, kaibigan? Alam niyo, kaibigan, sa panahon po natin ngayon, in fact, in reality, kaibigan, sa atin as a church, marami ng mga tao na divine worship na lang pumupunta. Well, is that a reality? Yes, that's a reality, kaibigan. Kung pupunta po kayo ng Manila, doon po sa Manila Center, kaibigan, 8:30, wala pa yung tao yan. Pagka 10 o'clock, naku, hindi ka na makakaupo. Kasi ang dami na ng mga tao. Kinalauna naman, pagkahapon, ubos lahat. Wala nang matitirang mga tao. Actually, ang naging lifestyle kasi natin, kaibigan, akala natin na ang pagpunta natin sa church, enough na. Yung pag-upo natin, pagkinig ng servisyo, pagkinig ng ating mga mensahe, akala natin sapat na yun, kaibigan. Pero actually, ang ating pagpunta sa church, kaibigan, upang may banal na pagtitipon, na tayo mismo ay mabless sa ating pagtipon-tipon. Ito yung purpose ng church, para tayo ay lalago sa ating pananampalataya, magiging magkaisa ang church, at magiging malakas at matibay ang ating pagpatuloy sa ating gawain, kaibigan. Hebrews 10:25, ito masabi, na huwag nating, ano kaibigan? Pabayaan ang ating pagkakatipon. Sa anong panahon yan? Panahon pa yan ni Pablo. Ibig sabihin, kaibigan, sa panahon ni Pablo pa lang, may mga nag-iisip na mag-home church. Nakita niyo sa teksto? Nag-iisip na sila na, ah, mag-home church na ako. Pero sabi ni Pablo, no, huwag niyong gawin yan. Huwag niyong pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangangaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong mamamalas na nalalapit na ang araw. Saan yung mas malapit na araw, kaibigan, sa pagbalik ng Panginoong Hesus? Sa kanila o sa ngayon? Sa ngayon. Ibig sabihin, kung ngayon, kaibigan, ang mas malapit na araw sa pagbalik ng Hesus, mas ito yung panahon na ating i-press together ang ating mga spiritual na mga gift upang lalago at lalakas pa ang iglesia. Amen? Ito yung panahon, kaibigan. There's no time to lose. Na ating hayaan na ang Diablo ang siyang magwasak sa ating pagtipon-tipon. Sabi nga ng isang quotation ni Ellen White, in union, there is strength. In division, there is weakness. Kaya nga, yung mga tupa, kaibigan, pag may mga lobo, they press together. They press together. So, kaibigan, at nakita ngayon na gusto pala ng Panginoon na pupunta tayo sa iglesia. Kahit anong makikita mo sa iglesia, kaibigan, kahit anong mga mali ang makikita mo sa ating mga kapatiran, pasok ka sa iglesia. Gaano karami beses tayo dapat pumasok sa iglesia? Ilang beses ba tayong dapat pumasok sa iglesia, kaibigan? Bawat Sabado. Amen? Bawat Sabado, kaibigan. Yan ang sabi ni Jesus. And let me add, may mga spiritual services tayo, like midweek, vesper. Ito din, kaibigan, ay importante upang mas lalakas pa ang ating pananampalataya. So, attend din po kayo, kaibigan, nung mga midweek at saka vesper. Spiritual na pagtipon-tipon. Kaibigan, ang sunod na tanong po natin, ano ba ang ating motibo sa ating pagsamba? Ano ba ang motibo sa ating pagpasok sa iglesia? May mga apat po, kaibigan, na rason. At least, kaibigan, natin po makita dito. O apat na mga rason kung bakit tayo papasok sa iglesia. Okay? Number one, kaibigan, pakikisama. Ito yung reason, one reason na tayo ay papasok sa church. Dahil gusto natin na makikisama. Right? Fellowship, ang purpose ng pagpunta natin sa iglesia, kaibigan. Sabi nga sa teksto dito, yaong amin nakita at narinig ay siya'y rin namang ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kaniyang anak na si Hesus Kristo. So sabi ni Juan dito, kaibigan, na ang rason kung bakit tayo pupunta sa iglesia ay para tayo ay may pakikisama sa iba. Acts 2 verse 41 and 42, yaon nga nagsitanggap ng kaniyang salita, ay ano, kaibigan? Nangabautismuhanan
o nagabautismuhan at nga paragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ito yung panahon ng Pentecost. 3,000 ang pumasok sa iglesia sa panahon iyon. Agad-agad. Naku, ang tindi nun, kaibigan. Paano mininurture yun? Yung 3,000 ng mga souls na yun. Pero kaibigan, sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ano ba ang ginagawa nila dito, kaibigan? Pagputol-putol nila ng tinapay. Ito yung kanilang fellowship through eating. Siguro nagpapatlak sila. Yung mga bangog na binyagan, kaibigan, sa panahon nila Pablo, iniimbita nila sa kanilang mga tahanan. Dito tayo kakain. Dito tayo mag-almusal. Dito tayo mananghalian. Dito tayo mag-fellowship. So, kaibigan, hindi lang sa Sabbath tayo mag-fellowship. Yung mga nabinyagan po, kaibigan, kailangan nating ipadama sa kanila na they are belong to a family. Kailangan ipadala ng church na sila ay kasama na sa pamilya. Ano, kaibigan, kung ang ating iglesia ay hindi isang pamilya, walang silbi yung iglesia natin. Kasi binanggit sa Biblia, kaibigan, kahit sabi nga ni Ellen White, family, ginawa ang family to be a little heaven in this world. Ang ganda, no? To be a little heaven in this world, ang family. At ang church ay composed of families. Ito yung maganda, kaibigan, dahil ang Seventh-day Adventist Church ay hindi isang iglesia lang, ngunit isang pamilya. Amen. Family. We care with each other. Tayo ay may, hindi tayo yung prinsipyo na, am I my brother's keeper? Ang ating kaligtasan, ano yan? Kanya-kanya na mga kaligtasan, isang baka dyan. Survival of the fittest. So ito yung sabi ng Biblia, kaibigan, na ating bigyang pansin. So ang unang reason, kaibigan, ay may fellowship tayo, pakikisama, at atin ding gawin din natin yung potluck natin sa ating mga bagong nabinyagan or bagong mabinyagan para ma-feel nila na sila talaga ay kasapi sa family. Isa sa mga reason, kaibigan, isang church na ang ginagawa nila, pag may nabinyagan, bagong nabinyagan, may assignment yung isang family. Sabi ng isang family, ikaw yung mag-aalaga niya na. So every Sabbath, yun yung titikrayan niya, kaibigan. I-invite niya sa kanyang sa bahay, doon sila mag-worship. Kasi itong mga bago na binyagan, hindi pa nila alam kung ano ang gagawin. Hindi na alam kung ano yung gagawin sa worship time. So sinasama nila, dito ka, ikaw yung magbasa ng Biblia, ikaw yung mag-awit, ito yung awitin natin, until they grow, kaibigan, sa kanilang pananampalataya. So pakikisama, number one, kaibigan, reason kung bakit pupunta tayo sa iglesia. Pangalawa, kaibigan, for instruction sa katotohanan. Kaibigan, nabanggit ko po kagabi na hindi pa po sapat ang ating one month na mag-aral ng banal na salita. Napakarami pa po mga katotohanan na ating masumpungan sa banal na salita. Tama po? Marami po katotohanan, kaibigan, nating pwede masumpungan dito? So hindi lang pagkatapos na nabinyagan tayo, kaibigan, ay sapat na lahat. No? Tayo ay magpatuloy pa rin sa ating pag-aral. Kaya nga may lesson study tayo. May bagong mga natutunan tayo, kaibigan, sa ating pag-aaral. Acts 11:25-26, at siya ay naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang siya ay kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioca. At nangyari, nasa buong isang taon, ilang taon yun? Isang buong taon, kaibigan, sila'y nakikisama sa iglesia at nagsipag turo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioca. So ito yung, kaibigan, ang rason kung bakit tayo papasok sa church, pupunta sa church every Sabbath, upang patuloy natin pag-aralan ang katotohanan. So nakita na yung reason, kaibigan, ang motive pala na papasok tayo sa church dahil gusto po nating makamtan at mapatnubayan tayo ng Panginoong Yesus sa buong katotohanan. Ano, kaibigan, kung masarap mag-aral sa ating one-month seminar, siguro gabi-gabi tayo ay nasisiyahan sa mga katotohanan na tinatanggap, how much more na hanggat hindi pa bumalik sa Yesus, mag-aral tayo ng katotohanan at banal na salita at patuloy itong magbibigay sa atin ng lakas, kaibigan.
Ang kibigan, isa din ito sa rason kung bakit tayo ay makapanitili sa church. Na napakaraming mga doktrina, kaibigan, sa paligid na tinuturo na kung hindi tayo grounded sa truth, kaibigan, tayo ay madadaya. Like for example na lang, yung mga doktrina na kung ang taong mamatay ay didiretso sa langit at saka sa lupa. Meron ba? May mga doktrina ba ganyan, kaibigan? Saan ba didiretso ang tao pag mamatay? Sa libingan. Alam nyo, dati, may tinanong ako niyan, Seventh-day Adventist siya, nagtanong ako sa church, isang church, nag-sermon ako ng ganito, kaibigan, saan pupunta ang tao pag mamatay? Ang lakas, sabi nila, sa langit. Yung taong makasalanan, of course, sa impyerno, yan ay Seventh-day Adventist Church. Ibig sabihin, kaibigan, kung hindi po natin nire-review ang katotohanan, at by the way, kaibigan, napakaraming mga Seventh-day Adventist na nabinyagan na hindi alam ang buong katotohanan. Naniniwala po kayo nun? May mga Seventh-day Adventist na nabinyagan sa kanilang edad na napaka bata at hindi nga naintindihan kung ano yung kanilang ginawa. Siguro, ligo lang yun doon sa pool. Kasi naranasan ko yan eh. Ang gusto ko lang, maligo din sa pool. Na-influence ako sa aking kaibigan na magpapabinyag ako. Saan ka pupunta? Doon sa swimming pool. Ah, sige, nasama ako. Kaya nabinyagan si Eve. Pero kaibigan, ako po ay nagpa-re-baptize. Nung nasa Manila po ako, nung natanggap ko po yung lahat ng turo, sa Amazing Facts ko po, kaibigan, nakita ko po yung tunay na katotohanan. At doon po, kinilos ng Panginoon ng aking puso, sabi ko, kailangan kong pagbinyag muli. Kasi hindi ko alam yung una kong pagbinyag. Na-influence na ako noon, hindi ko tinanggap talaga si Jesus. So yun nangyari, kaibigan, nagpabinyag ako muli. Kasi yung una kong binyag, hindi naman talaga tunay na binyag yun. Dahil hindi ko tinanggap si Jesus. Hindi ko alam yung aking ginawa. Ito yung nasabi, kaibigan, para tayo ay bigyan ng proteksyon. Para ang iglesia ay may matibay na depensa sa katotohanan. Alam niyo po, napakaraming mga winds of doctrines ngayon. May mga belief na sisirain ang iglesia. May mga belief na talagang guguluhin ang iglesia. Ngayon, kaibigan, ito yung rason kung bakit tayo ay dapat mag-aral ng banal na salita. Pagtuturo, kaibigan. Pangatlo, spiritual na pagtubo. Ito yung mga ito, kaibigan, na rason kung bakit tayo pupunta sa iglesia. Para tayo ay lalago sa ating spiritual na sitwasyon. Ephesians 4:11 and 12. Ito yung binasa kanina sa ating sa kapatiran. At pinagkalooban niya ang mga ito na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y evangelista at ang iba'y pastor at mga guro. Bakit, kaibigan? Anong rason? Ang rason po niya, kaibigan, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan. Nino? Ni Kristo. Patuloy po. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa, ano, kaibigan? Sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Jesus. At ayon po nakita ito, kaibigan, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabika-bila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa kautusan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kanya na siyang pangulo sa makatuwid bagay si, sino, kaibigan? Kristo. So ito po yung pangatlong rason, kaibigan, para tayo ay lalago. Alam niyo, kaibigan, sa panahon na tayo ay aawit ng mga religious na mga awit sa sambahan, sa panahon na tayo ay nagkakaisa sa ating panalangin, sa ating dalangin, sa panahon, kaibigan, na tayo ay nag-aral ng sama-sama sa ating sa banal na salita, tayo po ba ay lalago? Yes, of course, kaibigan. Lalago po tayo sa panahon na tayo ay sama-samang mag-aral, sama-samang aawit, sama-samang, kaibigan, na ating mabigyan ng spiritual food ang ating buhay. Hindi ko po alam, kaibigan, kung
gusto ba natin yung spiritual food? Well, gusto natin ang spiritual food, basically, dahil ito yung magbibigay sa atin ng lakas. Ano, kaibigan, sa panahon na hindi po tayo mag-aral ng Biblia, ano yung nangyayari? Ito yung spiritual food, right? At kung hindi natin ito ma-practice, ano mangyayari kung hindi tayo mag-ehersisyo? Hihina? Ano pa? Magkakasakit. Spiritually, kaibigan, magkakasakit ang isang tao pag hindi na nagbabasa ng Biblia, walang pagsama-sama. At anong pakibigan? Ano pang mangyayari, kaibigan? Siguro kumain ng hindi na iba ng pagkain ang kinakain. Siguro kumain na siya ng matatabang pagkain, spiritually speaking. At siya ay nagkakaroon ng spiritual high blood. At nagkakaroon ng spiritual stroke. At pagkatapos nun, may spiritual heart disease. Posible ito mangyari sa iglesia, kaibigan? Yes, sa ating personal na buhay. Posible na may spiritual stroke tayo. Ano ibig sabihin, kaibigan? Ano ba yung stroke? Ano yung kondisyon ng stroke? Hindi ka makakagalaw? Tama? Parang paralyzed. Di ba? Paminsan, kaibigan, paralyzed ang ating spiritual life. Pag sasabihan ka siguro na pwede ikaw mag-opening prayer ngayon, huwag muna. Stroke ako. Hindi, kaibigan. Posible ba yan na ganyan? Na parang hindi tayo, parang wala yung saya. Nasa ng opening prayer, sige, ako yung opening prayer. Kakausap ka naman sa Panginoon eh. Parang ito yung naging spiritual na sakit natin, kaibigan. Kayo yung aawit ha. Paralyzed ba yan? Parang paralyzed, kaibigan. Parang hindi makasabi. Posible na ganyan ang dahilan, kaibigan, kung bakit tayo gusto ng Panginoon na sama-samang mag-aral. Para may saya ang ating pagsama-sama bilang Kristiyano. Dahil pamilya po tayo, kaibigan. Tayo po ay kapamilya. Siguro ito yung mga sakit natin nakita, kaibigan. Spiritual stroke. I hope wala po yan sa atin. Amen? Wala ba yan dito, kaibigan? Amen? Amen! Wala po yan dito, kaibigan. Praise the Lord. Tayo po ay masaya na patuloy na gagawa sa gawain ng Panginoon. Ang pang-apat, kaibigan, na rason kung bakit tayo kailangan pumunta sa iglesia ay para sa katiwasayan. Ito yung pang-apat na rason, kaibigan. Actually, apat lang na rason ang ating titignan ngayong umaga. Ephesians 4:11 and 12:15, hanggang sabutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ito po yung, kaibigan, ang katiwasan. Ang katiwasayan, rather. Nakita po natin, kaibigan, na ang katotohanan po ang siyang ating foundation. Ang Biblia ang ating foundation sa ating pag-aaral. Lahat ng mga winds of doctrine, mga kapatid, ay patuloy na hindi makakapasok sa iglesia kung tayo ay grounded sa truth. Amen? Ibigan, ito po yung truth po natin. Ito po yung patuloy nating susundin. Ito po yung truth na dati pa gustong wasakin ng kaaway. Ito po yung truth, kaibigan, itong banal na aklat na ito na gusto niyang sunugin, gusto niyang sirain, ngunit hanggang ngayon, nandito pa rin sa ating kamay. Are you thankful for that? Na may Biblia pa ngayon, kaibigan? Na sa napakaraming mga pagkakataon, sana wala ng Biblia. Dahil ito nga ay tinangka ang ubusin at sunugin. Ngunit dahil ito ay katotohanan, sabi ng Biblia, thy word is truth, at ang katotohanan ay hanggang habang buhay, mga kapatid. Katiwasan. So ito po yung apat, kaibigan, ng mga kadahilanan sa pagpasok sa iglesia. Pakikisama, pagtuturo, espiritual na pagtubo, katiwasayan. Ngayon, kaibigan, dahil yun ang ating nakita ngayon na kailangan talaga natin pumasok sa church, kailangan tayong pumunta sa iglesia bawat Sabat, atin po tinan, kaibigan, isang familiar na tekstong ito. Tignan po natin. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Sino nagsabi niyan? Ang Panginoon, yan ay binabanggit lang dyan, kaibigan, na si Jesus ang ating rason kung bakit tayo pumunta sa church. Right? Si Jesus ang ating
motibo bakit tayo gustong pumunta sa iglesia. Dahil mahal natin siya. Colossians 1 verse 18. Ito ang sabi, at siya ang ulo ng katawan. Sino ang katawan dyan? Ang iglesia. Ibig sabihin, yung ulo ay si Jesus at ang iglesia ang katawan. Patuloy tayo kaibigan. Sa makatuwid, bagay ang ng iglesia na siya ay ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Natin po nakita kaibigan na si Jesus ang ulo ng iglesia at ang katawan ay ang iglesia. Ephesians 5:23. Pansinin po natin. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kung may isang ulo kaibigan, may isang katawan. Kung may isang katawan, may isang ulo. Kung may dalawang ulo, anong ibig sabihin nun? Hindi ka nakakita pa ng isang tao na may dalawang ulo, tama? Yun ay halimaw kaibigan na nabanggit sa pahayag. Napakaraming mga ulo, napakaraming mga sungay. Yun ay mga halimaw kaibigan. Ngayon kaibigan, ang iglesia po kaibigan ay sinabi po dito na ang ulo ay si Kristo. Ibig lang sabihin, kung tayo ay papasok sa iglesia, kahit anong mga sira-sira natin nakikita dyan, ikaw ay humakbang na maging konektado kay Jesus. Ikaw ay humakbang kaibigan dahil ang katawan ay konektado sa ulo. Amen? Hindi na mamaligtas ang lahat ng hindi kasapi sa iglesia? Yan ang tanong. Dahil sabi nga, kailangan natin pumunta sa iglesia dahil ang katawan ay iglesia at ang ulo ay si Jesus. Malinaw po ba yun so far? Kailangan natin pumunta sa iglesia kahit ano ang tinakita kaibigan dahil ang katawan ay ang iglesia. Ito ay konektado kay Jesus. Sa Romans 2:14 kaibigan and 16, kahit nga ang mga hintil kaibigan ay ligtas sa panahon na sila ay sumusunod sa katotohanan. Mga hintil kaibigan, hindi sila nakapasok sa iglesia ng mga Hudyo. Dahil bakit? Hindi sila pinapapasok. Ano ba nangyari ganung panahon kaibigan? Sila ay kinundi na sila ay hindi malinis. Ibig sabihin kaibigan, ang mga hintil ay maliligtas pa rin sa kanilang pagsunod sa katotohanan. Paano naman yung mga tao na hindi makakapunta sa iglesia? Yung mga may sakit. Hindi ba sila maliligtas, Brother Eve? Yung mga nandun sa hospital siguro? Well, kaibigan, napakaraya yung mga pagkataon na ganyan ang ating situation. Tama? Alam niyo po, pwede po natin magawa as a church, bisitain po natin sila. Tayo po mismo ang bibisita sa kanilang tahanan at tayo mismo ang siyang magbibigay ng magandang mga pabalita sa kanila. Encouragement sa mga kapatid natin doon sa mga tahanan. Atin po silang bisitain, kaibigan. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Hindi aalayan ng Diyos ang isang tao na sinasadyang lumayo sa iglesia o hinihindian ang pakikiisa sa iglesyang katawan. Ito po yung atin ang tutunan so far ngayon, kaibigan, na ang church ay ang tunay na iglesia ng Panginoon, ng Seventh-day Adventist Church. Ang tanong, mahalaga ba sa Diyos kung anong iglesia ang aking papasukan? Mahalaga ba? Yes, mga kapatid. Atin po nakita ang tunay na iglesia. May tunay ba na iglesia ang Panginoon sa lupa? Yes, meron siyang tunay na iglesia. Sabi nga dito, kaibigan, iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang kanyang haligi ay katotohanan. At wala po kayong makikita na ibang iglesia, kaibigan, na ang katotohanan, ang kanyang dinidipinsahan, ang salita ng Diyos, si Jesus, at ang kautusan. Isang katawan, isang iglesia, walang iba kaibigan kundi ang Seventh-day Adventist. At dito po kaibigan, nakita natin na dahil binanggit po na isang katawan, ang iglesia, may ulo siyang isang ulo na si Jesus. Sabi po rito, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin ay nakikilala ako. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking mga tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ibig sabihin, kaibigan, may mga tupa sa ibang iglesia. Right? May mga tupa sa ibang iglesia at ito ay
tatawagin ng Panginoon at ang kanyang mga tupa ay dirinig sa kanyang tawag. Ano po kaibigan, kung atin pong itong didiin or talagang pagdiinan natin kaibigan, malinaw po na tinatawag ng Panginoon ang lahat papunta sa kanya. Sa Jesus ay tumatawag na sa kanyang mga tupa. At yung nakakilala kay Jesus ay susunod. Mga kapatid, saan niya dadalhin kaya yon? Saan niya kaya dadalhin yung mga tinatawag niya? Of course, sa kawan. Ano ba yung kawan doon? Ito ang iglesia. Ito yung church, kaibigan, na tinatawag niya papunta sa kaniyang church. Ang tanong, kaibigan, may dadalhin ba ang Panginoon sa tunay na iglesia sa kaluluwang mga araw? May mga tupa ba siyang dadalhin papasok sa tunay na iglesia? Yes, dahil tinatawag niya ang kaniyang mga sa kanya, mga kapatid. Now, patuloy tayo. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor, kaibigan. Ano kaya, kaibigan? Kung may mga nagsasabi sa atin na huwag tayong papasok dyan, kaninong boses kaya yon? Of course, sa Diablo. Alam natin, kaibigan, na malinaw na pinapahayag ng Biblia ang katotohanan. At gusto niya na tayo ay susunod sa katotohanan. Ang commitment natin pwedeng magawa sa Panginoon. Ang endurance natin pwedeng magawa sa Panginoon. Kung sila ay akin, diringgin nila ang aking mga bosses. Ang pagpasok sa iglesia, kaibigan, ito nga yung pagbinyag. At ikaw ay magiging kasapi na sa iglesia. At ikaw ay magiging kapatid na ng iglesia. Alam nyo, napakaraming mga pagkakataon na yung mga taong gustong magpabinyag, gustong mabinyagan, na pagkatapos ng binyagan, hindi sila pumapasok sa iglesia. Ano ang point, kaibigan, na nagpabinyag po kayo? Ano po ang point na nagpabinyag po tayo para mabinyagan lang at hindi na pupunta sa iglesia? Napakaraming mga Kristiyano po na ganito. Nabinyagan, ngunit hindi po sila dumadalo sa iglesia. Sabi nga ng Biblia, kung sinusunod mo ako, ikaw ay makikisama. Ikaw ay mag-fellowship sa ating mga kapatid. Ito ang sinabi ng Biblia, kaibigan. Ang true church ay ang Seventh-day Adventist Church. Ito po yung mga palatandaan, kaibigan, sa true church, na sinabi po ng Panginoon na dito kayo pumunta sa tunay na iglesia. Yan po natin nakita, kaibigan, sa Biblia, of course, na ang tunay na iglesia ay ang Seventh-day Adventist Church. At yung mga taong nasa Babylonia, kaibigan, yung mga taong sumusunod pa sa turo ng mga tao, ay kailangan din natin silang abutin at tatawagin sila ng Panginoon na lalabas galing doon, kaibigan, sa Babylonia. No, kaibigan, alam po natin na ito po yung palatandaan. At ang tanong, kaibigan, may perfectong iglesia ba ang Panginoon sa lupa? Gusto ko pong idein, kaibigan, na ang church po ay hindi perfect ang mga tao na nasa church. Hindi po perfecto, kay mga kapatid, ang tao na nasa church. Ngunit may perfectong doktrina po ang Seventh-day Adventist. Amen? May perfectong doktrina po tayo. Hindi po tupa ang ating tinitingnan. Bakit, kaibigan? Dahil may mga tupa sa iglesia, may mga ano din? Kambing. Alam niyo kung ano yung, ano ba yung tupa? Sheep. Yeah, yung sheep. Ano ba yung ugali ng sheep, kaibigan? Ang sheep actually ay sumusunod. Napaka obedient, maamo ng sheep talaga. Kahit papatayin mo nga eh, talagang hindi yan gagalaw. Alam nyo, nung naranasan ko yung nahawakan ko talaga yung sheep, yung tupa, kasi gusto ko talaga mahawakan. Alam mo talaga yung sheep? Kasi parati ko lang mababasa sa Biblia patungkol sa sheep, sheep, sheep. Sabi ko, gusto ko mahawakan talaga yung sheep. Ano yari, kaibigan, nung hinawakan ko siya, hindi talaga siya gagalaw. Iiyak lang. Tutulot lang yung luha niya. At nung pinatay po ito, kaibigan, pagpapatayin mo to, talagang igagalaw niya lang yung liig niya. At papatayin mo siya na hindi kanya sasaktan,
kaya nabanggit sa Biblia, harmless. Hindi ka sabihin, tutulo lang yung luha niya, kaibigan. Sabi ko, ang tindi, ikaw pa yung maiyak sa tupa. Pero ang kambing, kaibigan, alam niyo kung ano yung mangyayari sa kambing? Iyuhawin niyo yung kambing. Baka masipa ka pa ng kambing. At ikaw pa ay sumangagin. Alam niyo ang karakter ng kambing, kaibigan. Gusto niya sa kanya ang masunod. Di ba? May alaga ba kayong kambing? Siguro, naranasan niyo yan. Hila kayo ng hila, hihilain ka naman ng kambing. Hila ka naman ng hila, hihilain ka naman ng kambing. Dito ako, sabi mo, dito ka, dito ako. Yan ang kambing, kaibigan. Yan ang nature ng kambing. At kaibigan, gusto po ng Panginoon na tupa ang kanyang nasa kanyang iglesia. And I would like to tell you frankly, kaibigan, may mga kambing po sa iglesia. Yes or no? Yes. Kayo pong nagsabi. Reality, kaibigan, actually may kambing po sa iglesia. Pero ang good news, pwede tayong maging tupa. Actually, yung conversion, yung tinatawag na conversion. Dati sa ating sariling buhay, kaibigan, dating buhay natin, gusto nating sundin ang sarili nating mga kagustuhan. Tama? At noong sa panahon po, kapatid, na binigay po ng Panginoon ang katotohanan, parang nag-clash yung ating gusto at ang gusto ng Panginoon. At noong nag-clash po nun, kaibigan, gusto ng Panginoon, okay, deny yourself. Sundin mo ako, sundin mo ang aking kagustuhan. At noong nag-clash po yun, kailangan mo sundin ang kagustuhan ng Panginoon at sa bandang huli, magiging tupa po tayo. Amen. Pero kung patuloy, kaibigan, na gusto ko to, hihilain mo yung lubid, kaibigan, hindi po tayo magiging tupa sa bandang huli. Kaya nga, reality, may kambing po sa iglesia, may tupa din po sa iglesia. Magka, nandyan, kaibigan, kaya nga, wheat and the tares, nandun din. Pero ang good news, kaibigan, tayo ay, ano, may good news na magiging tupa, kaibigan. Kaya ma-imagine ko ngayon, kaibigan. By the way, let me back up here. Kaya sa napakaraming mga tupa, kambing sa iglesia, siguro pagdating mo sa iglesia, ay nandun si ganito, ang ugali niya, ganito, ganyan. Ugaling kambing. Siguro, ito na, backbiting, ito naman. Napakaraming makikita mo, kaibigan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag mong tingnan ang tupa o huwag mong tingnan ang kambing. Sino ang tingnan mo? Ang pastol, kaibigan. Ang pastol po natin titingnan, hindi po yung tupa at saka yung kambing. Kasi may mga tupang lobo. Di ba sabi namin sa Biblia? May mga lobo na nagpapanggap. Tupa. Iba kayong natitikan mo, yung lobo. Kaya huwag pong tingnan, kaibigan, ang mga tupa, kambing sa iglesia. Focus po natin ang ating isipan sa Panginoon. May imagine ko po na ang iglesia, kaibigan, ay parang ganito. Isang washing machine. Nandun lahat ng mga labahan. Marurumi ba yung lahat, kaibigan? Yes, of course. Marurumi yung lahat doon. At ano ang ginagawa ng washing machine? Iniikot-ikot ka. Ginaganon-ganon ka, kaibigan, para maging malinis ka. Siguro pa, talbog ka dito, talbog ka naman sa kabila. Lahat kayo ay nasa isang lugar. Siguro may iba doon, mabaho. Siguro medyas na napakarami ng panahon na hindi pa nalabahan, nandun. Mabaho ba yon? Napakabaho ng kaibigan. At siguro nandun din yung mga labahan na napakarumi. Compare sa'yo siguro na hindi ka nakagawa ng maraming kasalanan. Siguro nandun din kaibigan. Pero saan sila? Sama-sama na nasa washing machine upang linisin. Basahin niyo pa natin sa Biblia, kaibigan. Ito pa yung sinabi ng Biblia. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito. At ano? Nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Nakita niyo pong washing dyan? Nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot. May downy pa siguro yan, kaibigan. Kasi wala nang kulubot. O anumang gayong bagay, kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. So, ibig sabihin, kaibigan, ang iglesia ay parang isang washing machine na nandito lahat ng iba't ibang ugali
At dito nilinisan ng Panginoon ang ating mga ugali sa washing machine na ito. Alam niyo mga kapatid, ang Seventh-day Adventist ay ang washing machine na ating makikita. Siguro may imagine ko, kaibigan, sa ating malapit na pagtatapos. Imagine ko na may napakagandang damit doon na pumasok sa washing machine. At pumasok siya doon, nakita niya yung iba't ibang mga damit doon. Nakita niya yung mga napakarumi. At nakita niya yung hindi masyadong marumi. Nakita niya yung pinakamarumi. Siguro may rag pa doon. At nakita niya ito, parang tinitingnan niya lahat ito, parang bakit ako nandito? At siguro gagapang ang damit na yon at gusto niya lumabas sa washing machine. Siya ba ay maging malinis pag siya ay makakalabas? No, okay, vegan. Ano ang kanya dapat gagawin? Manatili sa loob kasama ang mga madungis na mga damit, kasama ang mga mababaho na mga damit na nandun, kasama ang lahat ng mga iba't ibang mga damit doon, kaibigan, at maghintay na matapos ang paglilinis, ang paglaba. At anong gagawin ng Panginoon? Ikaw ay kukunin at ikaw ay isasampay. Ano yung kaibigan, paminsan gusto nating lumabas. Hindi tayo nakahintay sa proseso na ginawa ng Panginoon. Ito yung God's washing machine. Manatili ka, kaibigan, sa washing machine. Kahit anong makita mo sa iglesia, hayaan mo. Dahil kayong lahat ay nililinis ng Panginoon. Hindi naman ikaw maglinis sa kapwa mo, marurumi. Ang Panginoon mismo ang siyang lilinis sa atin, kaibigan. Kaya kaibigan, John 10:27-29, dirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila ay aking nakikilala at sila ay magsisunod sa akin. At sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa akin kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng ama. Magandang pangako ko ba yan? Hindi sila maagaw sa kamay ng aking ama. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila ay kailangan din namang dalhin ko at kailangan diringgin ang aking tinig at sila ay maging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Kaibigan, ang Seventh-day Adventist Church ay ang God's washing machine. Ulitin ko, kaibigan, hindi po kayo makakita ng perfectong tao sa loob ng Seventh-day Adventist Church. Siguro may nakita kayo mga kamalian sa Seventh-day Adventist Church, sa mga tao. Hayaan mo, kaibigan, hindi sila ang ating sinusunod. Si Jesus ang ating sinusunod. Hindi sila ang magliligtas sa atin. Ang Panginoon po natin, Jesus, ang magliligtas sa atin, kaibigan. Sa mga bagong mabinyagan mamaya, akin pong ipinapaabot na sundin niyo po si Jesus. Hindi si pastor, hindi si elder, kundi ang katotohanan at ang katotohanan lamang. Amen? Kung nakita niyo ang ganyan, ng kamali sa ganyan, idalangin mo. Huwag niyong sirain. Why not pray, kaibigan? Ito yung nakikita ko ngayon na pag may nakita si pastor na ganyan, may nakita ang pastor na ganyan, ganyan si pastor, hanggang buong iglesia nagka, alam na kung anong ugalit ni pastor. Why not keep it secret and take it to the Lord in prayer? Ito yung rason, kaibigan, kung bakit nagkakawasak-wasak ang ating church. But God, gusto ng Panginoon na ating i-bridge muli ang nawasak ng mga relasyon. Amen? Why not pray for our leaders? Sabi nga ng quotation, if you pray more and talk less, there is more success than to talk more and pray less. There is really failure, kaibigan. So sa magang ito, gusto niyo bang manatili sa washing machine ng Panginoon? At gusto ba natin, kaibigan, na hindi natin titikan yung tupa, yung kambing na nasa iglesia? Pray for them. Kung nakita mo sila na kambing,
pray for them, for the conversion of heart. Ito yung ating gagawin, kaibigan, kaya natutuwa ako na tayo ay nagkakaroon ng United Prayer sa church. And we know, sa lahat ng mga nagpipray, ating dinadalangin ang ating kapwa kapatiran. We are in the same battle, kaibigan. Ikaw ay may digmaan sa iyong sarili, ako ay may digmaan sa iyong sarili. Ikaw magsisiraan pa tayo, ano mangyayari? Walang mangyayari din. Why not let's come together and pray? Sa ating matapos, kaibigan, kung ikaw, dalangin mo yan, na gusto mong i-recommit ang iyong buhay sa Panginoon at sinasabi mo, siguro dati, tinitingnan mo yung mga pastor, mga sira, mga kasiraan sa iglesia, at ngayon natutunan mo na, I need to focus my eyes to Jesus. Hindi ko na papansinin ang lahat ng mga kamalian. I need to focus on Christ. Gusto kong tingnan lang siya mismo at mismo siya lang ang aking susundin. Kaibigan, gusto mo bang i-recommit ang iyong buhay yung sa mga Seventh-day Adventist na mga miyembro? Gusto niyo bang gawin sa iglesia natin ito? Why not let's help one another, friends? Family naman tayo. Why not let's pray together? Why not let's ask God na, Lord, fill us with your Holy Spirit? Dahil ang aming puso ay talagang hindi banal. We need conversion of heart. Kung ikaw yung kaibigan, pwede ba magpakita sa pagtaas o pagtayo ng iyong mga paa? Kung gusto mo ng recommitment sa Panginoon, sa umagang ito, na napakamaraming mga pagkakataon, kaibigan, na siguro binabato mo yung mga pastor, binabato mo si elder, binabato mo yung co-church members mo, siguro nag-backbite ka sa kanila, pinag-usapan mo sila siguro sa likod nila, at gusto mong iwanan ito, kaibigan, ngayon, at gusto mong sabihin sa Panginoon na, I don't like this anymore. Ayaw ko nang maging backbiting ang aking bibig. Gusto kong ang lalabas sa aking bibig ay ang bibig lang o ang salita na katotohanan. At sa lahat ng mga magpabinyag pumamaya, dalangin mo bang sundin si Jesus at siya lang ang iyong tititigan kahit anong mangyari sa iglesia. Kung ikaw yan, kapatid, pwede ba ipakita mo sa pagpunta sa harap na tinanggap mo si Jesus at si Jesus lang ang iyong sisikapin na sundin at wala nang iba ang salita ng Diyos at wala nang iba kundi si Jesus. Kung ikaw yan, kaibigan, amen. Mga kapatid, kaibigan, hindi perpekto ang church, ngunit perpekto po ang ating doktrina. Ang katotohanan na hawak ko ngayon ang siyang magpapalaya sa inyo. Ito ang magpapalaya sa ating lahat. At church, hindi na kami wala na kami dito next week. I'd like to plead for the church. Take care of the souls. Take care of the souls. We are almost home, friends. Malapit na ba tayong umuwi? And these souls are precious in my sight. At precious ito sa mata ng Panginoon. Let's help one another. Gawin natin pamilya ang ating iglesia. Shall we all kneel down for a prayer? Dakila po namin, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil po sa katotohanan ng iyong pinagkaloob sa amin. At narito, Panginoon, ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo. May mga depekto ang church. May mga iba't ibang ugali ang kanilang makikita sa iglesia. Ngunit, Panginoon, akin pong hiling na sila mismo ay titingin mo lamang, walang iba kundi kay Jesus. At Panginoon, siluhan niyo po ang kanilang mga desisyon sa araw na ito. Sa kanila pong pagbinyag po mamaya, nawa tuluyan na sila ay mababad sa katotohanan at sila ay maging bago at sila, Panginoon, ay magiging liwanag
sa mga kaibigan nila na kailangan ding maging tupa at maging kasama ng iyong tunay na iglesia. At Panginoon, dalayin ko rin na bilang iglesia, bilang church, amin pong i-commit ang aming mga sarili na amin pong papatnubayan ang mga kaluluwang ito bilang sila ay kasapi sa tunay na iglesia. Panginoon, patawad po sa mga pagkakamali na minagawa. Patawad po sa mga pagkakataon na aming tinitingnan ang kamalian ng iba. Patawad po na maraming mga beses na aming na-focus ang aming mga mata sa mga negatibo ng iglesia. Ngunit amin pong i-recommit, Panginoon, ang aming mga buhay po ngayon na amin po itong puputulin na walang iba po na aming titingnan kundi si Jesus at ang kabutihan na kanya nagawa sa iglesia. Maraming salamat na bibigyan niyo po kami ng kapayapaan. At sa panahon, Panginoon, na babalik at babalik itong mga maling mga motibo sa aming puso, ay nawa, ikaw po mismo ang siyang magbibigay sa amin ng rebuke. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong kapangyarihan. At ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus na tayo pagligtas. Amen.